Mark Explorer, video natin ngayon ay tungkol sa part 2 ng introduction to Kai Master. Sa mga hindi pa nakapanood sa part 1, nasa description ang link. Mga ka-explorer, ang ating tatalakayan ngayon ay ang media browser. Dito mo makikita ang mga folders na nagraman ng mga files na nakasave sa iyong computer or cellphone. Dito mo i-open ang videos na gusto mong i-edit. Hanapin mo lang ang folders kung saan ito nakasave. Sa karang bahagi naman ay ito, makikita mo ang mga special functions na maaari mong magagamit sa paghahanap na iyong file or videos na i-edit. Ang function naman ito ay scroll up, scroll down page. Kapag ito ay naka-scroll up, makikita mo lang ang mga folder na sa bandang itaas ng media browser. Kapag ito naman ay naka-scroll down, ang mga folder sa mga nasa bandang ibaba ang iyong makikita. Ang function naman nito ay ang pag-identify kung video or image ba ang hinahanap mo na file. Kung gusto mo makita ang video at image ng mga file, i-click mo lang ang symbol na ito. Kung image lang ang hinahanap mo, i-click mo lang ang symbol na ito. Pag video naman ang hanap mo, i-click mo lang ang symbol na ito. Ito naman ang asset store. Dito mo nakalagay at pwede mo i-download ang mga special effects at mga music na maaaring magamit mo sa pagpaganda ng iyong video. At kapag napili mo na ang video na iyong gustong i-edit, i-click mo lang ang symbol na ito para maka-proceed na tayo sa video editing area. Ito naman ang video editing area. Binubuo ito ng mga iba't ibang parte. Dito ginagawa ang pagsasaayos, paglalagay ng music, paglalagay ng special effects at iba pa para sa ikaganda ng iyong video. Sa kaliwang bahagi naman nakalagay ang mga basic functions or basic tools kagaya na lamang ng back undo redo screen capture settings frame magnifier at end function. Ito naman ang video viewing area. Dito mo mapapanood ang mga video na ini-edit mo. Dito naman sa bandang ibaba, dito mo makikita ang image frame area. Dito mo makikita ang image ng mga video by frame by frame. Ito naman ang playhead. Dito mo malalaman kung ilang oras na ang piniplay mo ang video. Nagsisilbi din itong marker sa pag-edit ng video. Nandyan ang save or import file, media browser, layer. Ito naman ang video at image capture tool. Voice or audio recording, audio, asset store, at ang play button. Ang layer ay ang paglalagay ng mga karagdagang disenyo, graphics, or special effects sa ating video. Nakapaloob ito ang media, effect, sticker, text, at saka handwriting. Dito naman sa video at image capture tool, dito tayo gumawa ng video at mag-capture ng image. Mayroon itong dalawang bahagi.
ang camcorder na kung saan pwede tayong gumawa ng mga panibagong video, at ang camera na kung saan pwede tayong gumawa ng mga bagong pictures. Itong nasa gitna naman ay ang back button. Sa audio browser naman, dito mo makikita ang mga nakasave na kanta at music sa iyong computer or cellphone na maaari mong magamit sa pagbuo ng iyong video. Ang voice recorder naman ay ginagamit ito sa pagbuo voice over natin sa isang video at tulad ng ginagawa natin ngayon. At ito naman ang pause and play button. Pinipindot natin ito kapag gusto natin i-stop at i-play ang video. Thank you.